Ilang years ka na dito sa Canada? Saan ka nagtatrabaho? Magkano sahod mo? Pwede ba agency reveal? Kailangan ba may backer? May backer ba asawa mo nung pumunta dito? Guys, meet si Edwin, temporary foreign worker dito sa Quebec, Canada. Napadaan lang ako sa classroom nila, pero why not? Tanungin na lang din natin kung paano siya nakapunta dito sa Canada at kung anong agency ang tumulong sa kanya. Let's begin! Bonjour, Manny. Hello. Bonjour. Saba. Saba bien, Manny. Saba. Problem? Saba. Saba. Problem? Saba. May dayo dito, siga pa eh. Dayo. Nagbe-French class kami. Dinayo kami dito. Siya pa yung siga. Pinay din siya. Pinay to. Ano ka ba? Ilang years ka na dito, ma? Tatlong araw pa lang. Ang galing mo kong France eh. Nag-aaral na ako sa YouTube. Sa Pilipinas pala. Mag-YouTube na lang tayo. Tigilan na lang natin kung kakapasok sa school. Mag-YouTube na lang tayo kung gano'n. Sana all sa Canada, magkano sahod mo? Ano lang dito? Saktuan lang. Saktuan lang. Saan ka nagtatrabaho? Ako? Secret? Pwede. Depending reveal. Basta ano? Fast food. Sa fast food. Fast food. Tama. Sa fast food. Anong agency? Sa susunod yan. Actually, si... I-focus na natin yung actually. Yung misis naman yung nag-work. So, kumbaga, open work permit ako. Pero ano, ang nag-process is agency din. Agency din? Nang sa Pilipinas o dito? Ang Pilipinas. Pwede mo agency review? Si New Life Opportunity. Kung gusto niyo, may mga ano rin sila, papuntang mga panel. Kasi gusto ko interviewin yung asawa niya. Kasi siya talaga yung, siya yung susi kung bakit nakapunta ka dito. Hindi, hindi susi. Siya yung alay. Oo, siya yung ano, siya yung reason. Isang alay. So yan, ito na yung mga level. Kabayan. Gulo na ito, palayasin na natin. Dapat nagdala ka ng mga ano, pagkain, tapos pataste test natin. Hello! Pone on post, might na. Okay. Dito yung pag dito kayo sa Canada, magtitiis lang kayo sa ganitong merienda. Kabayan, anong merienda mo? Usi. Ayan, tiis-tiis lang sa ganyan. Baka magkamali kayo ng basa, ha? Ano to, para siya. Ano yung basa ko? Sa atin yung ano? Gagi, parang iba yung basa ko. Yung... Yung socialin. Nag-gets ko na yun. Masarap to. Ito ba? Ba't mo afford yun? Magkano ang sahod mo? Ba't mo afford yun? Ba't mo afford yun? Mahal, mamahal. Basta yun eh. Grabe naman. Tapos afford mo, magkano ang sahod mo? Mura lang dito kasi sweldo dito sa Canada ay sapat lang para makabili ka ng mga gantong pagkain. Totoo. Hindi yan luxury. Hindi putso ang pagkain. Hindi problema ang pagkain dito kasi kaya mo naman bilhin talaga. Maayos na pagkain. Hindi yun ano, hindi yun dahil malaking sweldo mo or whatever. Ano lang, tawag dito is affordable mo lang kung bilhin ng pagkain. Lahat na afford. I-upload ko talaga. Hindi porket nagpo-post kami ng ano eh, nagaan. Pero yun talaga yung katotohanan. Yan. At the same time, mahirap din yung buhay. Hindi naman huwag nakikita nyo kami nagpo-post na mag-ano, nakikita nyo. Pasyal-pasyal. Masaya. Huwag kang magaling. Ano, yung pasyal-pasyal. Pasyal-pasyal. Yun lang din yung libangan ng mga Pilipino. Pero, hindi rin mahirap. Hindi rin kapag masaya yung mga kabayan dito, deserve naman yun. So magkano yung sahod? Ang sahod ko dito ay secret. Yeah. Nasa fast food siya, nagtatrabaho. Open work permit. Ano ibig sabihin ng open work permit? Sabihin, kahit saan, pwede kang magtrabaho. Hindi ka nakatay sa isang... Hindi ka limited to sa isang kumpanya. Sabihin, I can do 2-3 jobs. Nasa sa akin na yun. Madaling salita. Kahit kaya ng katawan mo. Sana all.
offer niya. Sana all bread ka sa kanya dyan. Well, blessing na lang. Ano masasabi mo sa mga pupunta dito sa Canada or mga aspiring ano? Candidates, mga applicants? Just ano, dasal lang, ganun lang. Positive thinking lang. Kailangan ba may backer? May backer ba yung asawa mo nung pumunta dito? Backer? Depende rin naman kasi. Lahat naman kasi ano eh. Yung sa asawa mo? Ayun sa asawa kasi meron lang nag- meron lang nag-refer, gano'n, na ganito, ganyan-ganyan. Mm-hmm. So, yun lang. So, swerte-swerte lang yun siguro. Mm-hmm. Pero, syempre, kung gusto mo mag-apply on your own, pero, pwede rin naman. Pero, mm-hmm. nag-refer dito na? Hindi, hindi. Sabay silang nag-apply dun sa Pilipinas pa? Hindi, marami kasi sila. Marami kasi sila na ano, kumbaga, spread the news na lang. O yung asawa niya sa ano din, sa fast food so, din. Parang yung sa amin lang din, na, uy, IPAMS kami, mag-apply ko sa IPAMS. Oo, ganun. Parang ganun, no? Parang hindi ibig sabihin na, parang, uy, ano na yung CV mo, papasok ko lang. Walang ganun. Wala. Kumbaga, sa agency. Mas maganda makausap mo si ano, si Mrs. para sa magkwento ng full details. Ano ba sige interview natin yung asawa niya sa mga susunod si Mrs. na ano? That's the best para. Sige. Masya talaga kasi yung ano-alas. Pero may tanong ako. Isa lang yung ano mo? Eski yung question? Ang question? Buong question? Ang question. Ang question. Okay. J'ai un question pour toi. Oui, allez-y. Mga 3 days pa lang kami. Bakit ano? Isa lang sa baho mo? Isa lang? Dahil diba naka-open work permit ka, minaximize mo ba yung ano mo? Sa ngayon, hindi ko pa naman maximize kasi. Yung, depende kasi. Minsan, siyempre, pagpagod ka na sa trabaho mo, minsan parang hindi mo natin kaya mag-take pa ng isa pa. So, ganun, kanya-kanya rin eh. Siyempre, mayroong iba na kumukuha ng isa, dalawa, tatlo. Sa kanila yun, kasi pa, kumbaga parang ganito. Hanap po, yung, hanap pa tayo. Oo, kumbaga, maaaring nag-work sa kanya yung ganun, sa atin hindi nag-work yung ganito. So, hindi mo pwedeng ibase yung nakikita mo sa iba. Nagagawin mo din sa'yo kasi baka hindi mag-work. True. So, pero kung magkakaroon ng opportunity, why not coconut? Basta kakaya. Di ba ano, hindi ka nag-double job? Ano yung additional na pinagkakakitaan mo ngayon? Ano, nagkikipag-collab sa'yo? Hindi. Magkano yung sinasahod mo sa French? Sumahad ka na ba? Pero hopefully, makakuha na tayo. Iihirap talaga ako, dumaan ako dito sa French class kami na. So, sila meron na. So, kaya mandibig naman kayo. Kasi iniisip na iba na ano ba yun, naka-open work permit, ano, makakapagtrabaho tayo marami, doon kikita tayo marami. Parang ganun, agad yung thinking ng iba. Lalo na yung mga nasa Pilipinas pa lang, iniisip nila na, kikita ako na malaki kasi open work permit. Pero, so, yan, maliwanag na yan. Pero, depende ano, talaga course, sa depende sa inyo yan. Sa inyo. It's up to you kung paano i-maximize siya. Depende sa trabaho. Depende sa oras. Sa oras, yes. So, tulad namin, nag-French class pa. Totoo, so, may French class pa kami. Siyempre, mahirap oras. Totoo yan. Yun yung struggle. Importante buhay. Pero kasi sa akin kasi, importante kasi sa akin matuto ng French kasi. Totoo. Integration mo to dito. Since dito naman tayo sa Quebec, no? Yun yung primary key para maka ano ka dito, maka-integrate ka sa society nila kasi yes. Kung hindi ka marunong mag-speak ng kanilang language, focus medyo tagilid. Hindi naman tagilid, kumbaga may hirapan kang mag-adapt sa kanilang culture. So, yun. Kailan, tsaga lang. Tsaka masarap matuto ng ibang language. Totoo. Kailangan mong matuto mag-French kung ayaw mong mag-end up na maka-order ng cafe americano. Kapayan, magta-time na. Kundi na kami magta-time na. Last word. So, yun. Last word. Parang ano masasabi mo sa mga kabayan natin? Ang masasabi ko, keep dreaming. May mga gusto kumanta rito.
kapit lang, dasal lang, huwag lang mawala ng pag-asa kasi yan lang naman ang ano, kailangan natin sa buhay. Yes. Yan. Yes. Yes. Ba? Yeah. Ay, ano, sige, may isa pa. Tsaka ano, sipag-tsaga lang. Yan. This is Leona, your BFF in Canada. Tara na, abiento! Abiento! Salud!